Mga kapobre, ganito po ang sitwasyon ni Lolo Mauricio at ng kanyang asawa nang una naming makita. Nagtitiis sila sa wasak na bahay na ito. Sa tulong ni kapobreng Carbela, nakapagbigay tayo ng mga materyales para mapatayuan sila ng bahay. Lalagyan lang ito ng plywood, tapos dyan na kayo natutulog. Aba, ginoo ko. Sige, Teng. Tapos dito, lilibot kami taya. Ito, tingnan mo. Kapobs rin. Yung area nila. Oh, patong-patong lang to na mga yero. Nawasak lang bagyo yung bahay nila. Ay, sobrang hirap ng sitwasyon. Kapobs, nandito tayo kay Lola Mauricia. Si Lolo Mauricio pala. Lolo Mauricio. Bibisitahin natin doon sa taas kung ano na ang pagbabago sa buhay nila. Umuulan ngayon. Oh. Medyo grabe yung babasa yung daan. Madanlig. Ito kasama namin si Auntie Mimang. Number one fan at saka... Ay. Tok din. Pareho din namin to. Uy, nakabuhay marahit nga takay. Ito kasi, ano to eh, pag nakikita ninyo ito sa daan, apiran lang ninyo. Apiran lang ninyo? Buang na. Kasi naghahanap to ng away. Huwag ka namang sumigaw ng away kasi... Di, alam maka, naman nila yan. Baka hindi tayo makalabas dito. Okay. Akyat na tayo. Yan. Ito yung dating bahay nila. Mga kapobs. Ayan. Sirang-sira. Sa tulong ng ating supporters, ito na po ang kanilang bahay ngayon. Yon, maganda ang pagkagawa. Ayan o. Ito, magandang design. Ta. Ganda yung carpentry. Ayos yung pagkagawa nila. May ano na dito. Isang kwarto. Ayan. Tapos mayroon sila dito ang kainan na rin. Actually, nandito na nga sila pala, ho. Dito na siguro sila natutulog. Ayan. Maganda mapinturahan, ano? Ayun. Ganda. Sisimintuhin na lang. Hindi pa ito tapos, mga kapobre, at may mga bahagi pa na hindi natapos ang karpintero, katulad nitong sa harap na portion. At saka mas maigi na kailangan itong mas maigi na pinturahan po ito para mas gumanda. Dito sa harap na ito medyo lumang yero yung nilagay nila. Magandang umaga at nandito tayo kay Lolo Mauricio ngayong araw na ito. Asawa ni Mauricio. Lola Mauricia. Hinya. Ano po? Hinya. Hinya. Ayan. Kumusta po ang pagpa-check up ni nanay nung dinala sa ospital ng pamangkin po? Ano po ang findings? Okay naman. May mga gamot lang po na nirisita. Uh-huh. Ayun. Okay. Tatay, maganda po ang pagkagawa ng bahay po ninyo. Ah. Tapos na po? Tapos na. Mm-hmm. Ayun. Bali, sino po yung naging karpintero ninyo doon po? Bali, pamangkin ko rin. Pamangkin mo. Saka sila. Ayun. Yung mga anak ni nanay, yung nagtulong-tulong po. Tatlo sila nagtulong-tulong. Ayun. Yun nagbabayanihan dito sa baryo. Yan ang maganda. At saka tayo nakikiusap doon sa ng bash, no? Dito kay nanay, dito sa nagmalasakit dito sa pamilya nito. Kasi kahit dito sa mga kababaryo nila, sinabi talaga nila sa akin na matagal na yan sila pinapatira dito yung dalawang matanda. Dahil wala rin nakatira dito sa bahay. Kaso ayaw rin mismo nila na tumira.
Kasi tayong mga dito sa probinsya, kalimitan, yung mga tao, kahit sa maliit o wasak na bahay, basta sarili ta nila, yun talaga pinaninindigan nila. So, huwag po nating sisihin o bigyan ng malisya yung pag-ano nila, pagdala nila dito sa matanda. Kayman ang iba, ang issue nila, siyempre, ano daw, nag-trending, kaya tinulungan. Hindi naman po sa ganun. Kaya sa baryo, halos dito sa aming probinsya, nagtutulungan man yung mga tao. Kaya nga, ito lang. Kulang lang talaga din sa resources, ika nga. Ayun. Kaya sana wag na nating i-bash kasi mayroong naapektuhan din yung pamilya nila. Especially ni nanay. Ito, matanda na. Maawa naman na po tayo sa kanila. Ito naman yung tumutulong-tulong talaga sa inyo, di ba, doon sa taas? Tay? Oo. Ayun. So, noong pinapatira kayo dito noon, ayaw daw po ninyo? Pwede pa naman doon sa ano namin eh. So, hanggat pwede pa doon, doon talaga kayo? Oo. So, matagal na talaga kayo, tay, na gusto nila ditong patirahin? Ano, kinausap na nila ako. Kayo lang talaga. Ayaw po ninyo? Ayaw po naman. Ayun. Nung later na lang nakumbinsi ka nila dahil wasak na doon, nagbabagyo. Ayun. Sige po, tatay. Dahil yung bahay ninyo ay walang kuryente po doon, ano? Sige. Sa pagbalik namin, dadalhan ka namin ng solar. Mas maganda doon sa nabili kong solar nung nakaraan, yung dinala ko sa bahay. Mas magandang quality ng solar. Malaki ang liwanag. Parang magkakaliwanag ang buong bahay. Isa lang na ilaw. Pero ano siya, ng, sa loob ng isang araw, full charge talaga yung battery niya. At buong gabi, nagliwanag talaga. Diba kagabi, brown out? Sa akin lang yung may liwanag. No? Sa inyo walang liwanag na kwarto. May liwanag din siya? Sino? Flashlight ni ng presyo? Hindi. Ano? Maliwanag. May pera kasi doon nakita ako. Maliwanag. Ah, maliwanag. Pag may pera ito, maliwanag. Tawag kasi tatay. Ibang kalasi pala ito. Ayan. Sige tatay. Pinapasalamatan natin yung mga tumulong sa pagbayanihan sa bahay ni tatay. Unang-una, yun pong ating minamahal na supporters na si Ate Carmela na nagbigay talaga ng budget para sa yero, sa plywood at mga papo. Iba pa, ano po? Ngayon tatay, pwede natin yan na mapinturahan yung bahay mo para mas matibay. Ano pong kulay ang gusto ninyo? Puti lang. Puti. Bakit po puti? Kasi dati lang ganun ninyo. Kulay? Oo. Ayaw ninyo ng pink po? Red, yellow, ano? Pula, orange. Puti na nga daw ang sabi niya eh, puti. Puti, black tayo ayaw ninyo. Yan ang magpipintura, yung nakablo. Yung nakablo. Ayan o, si Kagawad Mimang. Ta-transfer na yan dito, si Mimang sa Manhanip. Sa ilo lang nato, yan ang akong hakwan. Ayan po tay. Magbigay po kami sa inyo ng padala ni Ate Rose Itzhak mula sa Israel, sa bansang Israel. Bali, 4,527.98. So, gawin na natin na 4,530 pesos. Yan. Bigay natin, attorney. Ito tatay, 1,000, 2,000, 3,000, 4,520 pesos and 10 pesos. 10 pesos. Ayan, sige. Pasalamatan niyo po, tay. Wala, pasalamat ko. Sige naman. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. At sa lahat ng mga tumulong sa amin para maayos itong bahay namin. Ayan. May mga pagkain pa ba kayo doon sa dala namin? May natira pa po? Mayroon pa. Okay. Sa sunod ulit, magbalik tayo. Ilista nila, solar lamp,
groceries. Oh, sige, yan ang dalhin natin sa kanila sa pagbalik natin sa sunod na taon. Pwede ba tayo sa sunod na taon na babalik? Pwede naman. Kailan kayo tayo lilipat doon tayo? Sa mga ilang araw na to. Ah, okay. Kayo ba ayos na, no? May ano naman na kayo. Baka kailangan ng kutson. May kutson kayo doon? Wala. Meron. Meron. Ah, meron naman. Bed, sir, si nana nyo? Yung oo. Tray egg? Ay, oo. Bilhan natin yan. Yan ang higaan niya? O, kayo nag, ano, puro higa-higa lang. Oo, basta si, magkapilap. Si, ano, si nanay, o, oh, yun, o. Oh, nakahiga, o. Oh. Ayun, o. Kumusta si nanay, hindi isa man kinuntay doon? Hindi. Nakatwice niyan lang. Ano, ano daw ang sakit niyan? Hindi ko alam kung kasi yung pamangkin ko ang kasama niya. Oh. Hindi ko alam kung ano findings. Dahil sa katandaan na talaga siguro, kaya ganyan na, hindi na makalakad, no? Nakalakad pa yan. Ah, nakalakad pa? Hmm. Saka ano kasi yan, bali, ano, survivor, apat na bisis na mild stroke yan. Ah. So may mild stroke pala ito? Apat na bisis pala na stroke si nanay? Ayun pala. Sige. Pakatatag, ikaw ang nagluluto. Medyo mahina na rin pa ang katawan ninyo. may edad lang kasi. Opo. Sana no, hindi na yung mga anak mo na iba, baka pwede naman dito mag-uwi na. Hindi wala talagang plano. Ano kasi nag-aaral yung dito sa Kalibo ng kasawa si Michael. Mm-hmm. Nag-aaral yung mga anak niya kaya todo trabaho. Opo. Ayaw niyo rin doon sa kanila. Nag-offer ba sila na, oh tatay, dito ka na lang sa amin para dito na lang kayo ni nanay para mas malaga. Hindi rin pwede dahil nakatira rin sila sa bahay ng magulang ng babae. Oh, yun. Wala rin sila palang sariling ano. Salang sariling. Kasi kawawa kasi kayo eh. Wala kayong, kumbaga, kayo lang talaga dalawa dito eh. Magluto, magkuhan, ikaw rin. Maglaba. Ikaw rin, oh. Ako rin. Kung misis kong. Naglalaba din? Oo. Ganun pala. Ayun. Ay, sige. Sige po, tatay. Kayo na po bahala dyan sa ano ninyo ha, sa pera po ninyo, kung ano pang gusto ninyong maging improvement doon sa bahay, kung gusto ninyong papinturahan po yon o ganun na lang. Pinturahan? Pinturahan po ninyo ng puti. Puti lang. Oo. Sige. Kasi, kaya nandito man yung pamangkin mo, pwede siyang tanungin yung ano, yung karpintero kung ilang pintura ang magagamit. Ha? Sa printing lang naman ang pinturahan ko dyan. Ah, sa yung sa ano na hindi na sa kabuuan? Hindi. Ayan, mga kapuso. Mga kapobre pala kami. Alright, mga kapobre. Salamat po sa inyo, kapobre Carmila. Maraming salamat po sa malaking tulong ninyo dito sa kanila. At si Ate Rose it's hot. Yan, thank you very much. Mula sa Israel. Nahirapan ako mag-pronounce. Sana tama po ang pag-pronounce ko nitong ano, pangalan po ninyo. Oh, salamat po sa inyo. At kasama ko dito ang buong team ng Pobreng Vlogger, Kapobreng Rich Nabida, Kapobreng Arnel de la Cruz, Kapobreng Presi, Kapobreng Neil Villanueva, at special participation. Oh, ito yung kasama namin ngayon. Si Auntie Mimang. Ayan. Ito yung siga dito sa Malinaw. Hindi ah. Ito yung fans natin na umiyak noong mga panahon na nawala kami sa radyo. Ngayon tumatawa na kung makita kami. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami sa inyo. Nanay, salamat din po sa inyo, Nay, ha? Pagpasensyahan na po ninyo. At wag po ninyo, Nay, damdamin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ha? Ano lang naman yun, bahala na sila magsalita. Kung magsalita ay hindi naman nila nakikita dito ang mga
sitwasyon ng dalawang tandaan to. Opo, at saka kayo naman ang palagi dito. Oo, ay wala yun. Naman kaming kawan. Ano pa ay, basta nagabulig kasi imong isikatawo, antok si imong tagipsoon, tapos...